Okay, so kwentuhan session ulit tayo, 01-24-23. So for today, apat na charts lang yung pagkukwentuhan natin. Tapos mostly yung for inclusion and deletion sa PSE rebalancing sa February kasi malapit na. And for me, isa to sa parang pinaka-interesting na rebalancing kasi lahat ng charts is alanganin. So yun. So simulan natin. So for inclusion, so DMC, ito yung parang isa sa na-chismis na for inclusion. So may kita natin yung chart nito, guys. So, tatlong beses siya nauntog sa resistance. Tapos, nung nag-breakout siya dun sa resistance na dun sa level na yun, may kita nyo ever since na the stock is trending upward. So, ito, kaya siya naging interesting kasi hindi natin alam if mas lilipad pa ba to sa February dun sa rebalancing or na-price in na yung move niya upward and magkakaroon ng buhusan after. Tapos ito, for today, net foreign buy siya. Tapos, yung next natin na for inclusion is si UBP. So, ito guys, si UBP. Ganun din, no? May kita ninyo, yung chart nito is very interesting. Nung na-chisme siya na for inclusion siya, may kita nyo na ganun din. Parang si DMC rin siya. Nag-improve yung volume niya. Tapos, it's trending upward. Actually, malapit na siya sa all-time high niya. So, ito magiging interesting to pagka nag-breakout siya. Tapos, nag-consult siya above 102 pesos na level. Kasi, yan yung parang pinaka-resistance niya. Tapos, pagka nag-breakout siya dyan, magkakaroon tayo ng all-time high na trade. So, for this one, kaya siya naging interesting ganun din. Kasi, it's trending upward. So, hindi nyo alam kung naka-price in na ba yung for inclusion niya or hindi pa. And at the same time, medyo mas juicy to dahil si UBP naka-schedule siya, 'di ba? Meron siyang SRO. So, 'yun, isa pang kailangan niyo i-consider yung SRO. So, bakit natin 'to sinasabi na very interesting? Kasi if maalala ninyo, pero ito kayo na mag-research ito para more of assignment niyo na lang 'to. May kita niyo yung previous rebalancing si Emperador. Kaya yung tao nagkaroon siya ng parang nagkaroon ng trust issues sa mga rebalancing kasi everyone is expecting na magkakaroon to ng parang magic close or parang bubomba siya sa closing. Pero tingnan niyo guys yung nangyari dito. So nung na-chismis siya na for inclusion siya, may kita niyo ganun din, no? Kamukha ano kay DMC pati kay UBP is trending upward. Pero tingnan nyo yung nangyari. So, parang ang nangyari dito is parang price in na siya. Tapos, nagkaroon ng... So, imbis na ang in-expect ng mga tao is lalo siyang aangat sa rebalancing. Pero tingnan nyo yung nangyari. Nagkaroon ng buhusan. So, balikan nyo itong time na ito. February 2022. So, pwede nyo itong balikan. Arali nyo yung nangyari. So, makikita ninyo, nagkaroon ng buhusan. So, ang dami nagkaroon ng trust issues dito kay Aurora naman. Anyway, so ito yung previous na rebalancing. Tapos for deletion naman, si MEG saka si RLC. So ito guys, medyo interesting din to kasi if may kita ninyo yung chart ni MEG, parang nasa inside the pattern siya. Tapos earlier, so tatlong beses siya nauntog sa resistance, tatlong beses siya nauntog sa support. Tapos earlier nagkaroon siya ng breakout and for the past few days, yung volume niya is medyo above average niya. So, for this one, kaya siya naging interesting kasi hindi natin alam if na-price in na ba yung rebalancing sa Feb or hindi pa. So, ito, parang there's only three ways how you can trade it. So, yung isa is if ang bias mo is magte-trade siya 2 or below 2 sa rebalancing date. Kaya yung iba, hindi buwibili, hinihintay yung rebalancing talaga. So, kung mangyari yon, so medyo genius kayo, maganda yung pasok ninyo. Pero, kung hindi magkaroon ng buhusan or na-price in na, may iiwan kayo. Tapos, yung isang play din naman dito is bibili ka sa breakout lang. So, kung bibili ka sa breakout, dapat bumili ka na yung sa move kanina. Pero medyo alanganin din kasi nga, hindi mo alam kung price in na ba yung rebalancing or hindi pa. Kaya pag bumili ka sa breakout tapos biglang may rebalancing sa Feb, 'di ba? So parang medyo alanganin, parang ganun, 'di ba? So hindi natin alam kung magkakaroon pa ba ng buhusan or hindi na or na price in na. Kaya for me, yung third and yung parang pinakamagandang play for this is while it's inside the pattern, pwede ka na bumili. Tapos ang ilagay mo na position is partial lang. Yun yung tipong pagka nagkaroon ng buhusan sa pagka mag-2 siya or below 2, meron ka pang pambili and happy ka dun sa nabili mo and happy ka dun sa loss nung partial position mo. And at the same time, pagka nag-breakout siya, happy ka sa gain mo and pwede ka pa mag-average up. Anyway, so, yun. Ito yung kaya siya naging interesting si MEG. So, tingnan natin to sa coming days. Saka, nag-improve yung
volume niya, and it's trading above 10, 20, 50, and 100 MA. So, tingnan natin kung mag-hold siya, and gagawa siya ng panibagong base dito sa outside the pattern for a possible bullish move. Or sa February naman, if i-announce na for deletion siya, tingnan natin kung magkakaroon ng busan. So, kaya very interesting and alanganin. Tapos si RLC, ito rin naman isang chart na very interesting din. So ito si RLC, pareha sila ni Meg, no, na may buyback sila. Saka yun pa yung isa, kaya medyo alanganin. Hindi natin alam kung ano yung gagawin ng buyback nila. Kung i-hold lang ba yung price, or ipapush pataas, or hindi masyado sasalo para mag-drop yung price and makabili sila sa lower ng mas mababa. Anyway, so for RLC naman, kasi interesting. Ganun din, tingnan niyo yung volume, oh. It's above average. Tapos at the same time, makikita niyo to parang double or triple bottom to. So nag-hold yung 14.50 na support. Tapos makikita niyo dito, yung parang pinaka-resistance niya is around 16.70, 16.80 naman. So si RLC naman parang si Meg din, no? It's inside the pattern lang, pero ito yung pattern nito or yung konso niya is mas malaki lang. So tingnan natin kung ano yung mangyayari dito sa coming days, pero grabe for the past few days net foreign sell siya, pero kanina grabe yung volume niya kanina, makita nyo? Sobrang laki, tapos net foreign buy siya kanina. Tapos ang ganda ng galaw niya kanina, ang ganda ng close. So tingnan natin kung ano mangyayari dito, guys. Kaya very interesting, 'di ba? Hindi niyo alam kung magkakaroon pa ba ng busan or na price in na. Parang ganoon. So kaabang-abang tong PSEI rebalancing sa FEV. So yung mga for inclusion and for deletion, guys, bantayan niyo 'yon. Ako, for me personally, ang binabantayan ko is yung mga for deletion, kasi lalo na kung may divs naman and undervalued yung stocks. Kasi yung mga big institutions, mga funds, they're forced to sell, diba? So kung magkaroon ng busan, kailangan nyo bantayan yun and kailangan nyo makabili sa closing. Dahil parang blessing yung ganun. Dahil they're forced to sell, pero yung fundamentals, yung dividends naman ng company, tapos parang tuloy-tuloy naman sila nag-expand. So sobrang blessing yun. So if maaalala niyo before si AP, nag-23, si SCC, nag-9, ano pa ba si SecB, 'di ba nag-79. So yun yung mga parang na-delete sila, na magaganda yung funda, na fundamentals, na may dividends. So kabang-abang, 'di ba? Kasi if maganda yung fundamentals and dividends, yung price niya is babalik rin sa dati talaga. Yun nga lang, mas parang sit and wait siya talaga, kailangan niyo mo po, and it takes time. And yung mga iba, guys, pag na-delete sila, pagka nag-improve yung volume nila, yung value turnover nila, makita nyo, after 1 year, 2 years, babalik rin sila sa index. So, tataas ulit yung price niya. Anyway, so that's our Kwentuhan session for today, guys. Bye!